inyong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay kapistahan ni na Santiago at San Felipe, dalawa sa 12 apostol ng ating pong Jesus Nazareno. At sa paggunita sa kanila, inaalala natin na ang tunay na pagpapalaganap sa atin ng pananampalataya ay ang pagiging saksi, hindi lamang sa salita, kundi at higit sa lahat sa ating gawa at pag-uugali. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa
kapayapaan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taong binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liba na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa higit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat
Ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa akin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Tiyat at hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking ngalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na po ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikilala ba ng ating kapwa si Kristo sa pamamagitan natin? Ginugunita po natin ngayon ang kapistahan ni na Santiago at San Felipe, dalawang apostol na magkasama, bahagi ng 12, nung hindi man gaano na pag-uusapan o nagiging bahagi ng kwento ng ating pong Jesus Nazareno sa mabuting balita, no? Hindi katulad ni na San Pedro, San Pablo, yung isa pang Santiago, si Andres, si Juan, no? Bagamat may mga pagpapalitan sila ng ating pong Jesus Nazareno na nagpapakilala sa atin hindi lamang sa ating mahal na poon, kundi pati na rin sa kanila bilang mga tagasunod. Sa mabuting balita ngayon, nakita po natin, hinahanap ni San Felipe at Santiago ang Diyos Ama. Kaya sinasabi nila sa ating mahal na poon, pakita niyo naman sa amin kung sino ang Diyos na ito. Para bang hiwalay ang ama sa anak? Subalit, ipinahayag ng ating pong Jesus Nazareno, kung nakita na ninyo ako, naniwala na kayo at naging saksi kayo ng lahat ng ginawa ko, nakita nyo na ang ama. Ipinakikilala muli sa atin ang ating pong Jesus Nazareno na siya ay totoong tao, subalit totoo ring Diyos. Ang amang hindi nakikita, no, sa lumang tipan, isang tinig lamang o pinakikita ang sarili sa pamamagitan ng mga elemento tulad ng hangin, ng apoy, inihahalin tulad sa mga bagay sa kalikasan tulad ng bato, tulad ng isang bantayog, katulad ng isang gusali. Sa bagong tipan, ang Diyos na ito'y ipinakikilala sa katauhan ng ating poong Jesus Nazareno. Na ang kanyang kabutihan ay nakikita sa paglapit ng ating poong Jesus Nazareno sa mga tao, sa pagpapagaling sa kanila, sa pagtatama at pangangaral. Ang kanyang malasakit ay nakikita sa pagmamalasakit ng ating mahal na poon. Ang kanyang pakikisama at pakikiramay sa buhay ay nakikita sa pakikilakbay ng ating mahal na poon kasama ang kanyang mga apostol, kasama ang lahat ng naniwala sa kanya. At ang dakilang pag-ibig ng amang ito ay nakita sa pag-aalay ng buhay ng ating poon. Nang hindi sapilitan kung ano ang nais gawin ng anak, yun din ang nais gawin ng ama. Magkahiwalay, subalit iisa ang niloloob at ninanais. At magandang pagnilayan po itong pagkakaisang ito ng ating poon at ng Diyos Ama bilang iisang Diyos. Dahil ito rin po yung tawag niya sa mga apostol, no? Partikular na sa 12, lalong partikular na sa araw na ito kay San Felipe at Santiago. Maging patotoo, maging kaisa. At magandang tignan po yung buhay natin. Kung itong mga apostol sa kanilang pangangaral at sa pagiging saksi ay pinakilala ang ating pong Jesus Nazareno, pagkatapos po ba nito, pagbalik na tayo sa trabaho, pagbalik na tayo sa mga bahay natin, o yung mga walang pasok ngayon, naka-day off, maglalakwatsa, pupunta kung saan-saan, iba't ibang tao ang makatatagpo, eh nakikilala ba ng ibang tao ang ating poon? Hindi man natin sabihin, hindi man makita yung mga dasalan na nakatago sa ating mga bulsa, hindi man malaman ng iba na galing kayong Quiapo,
Yun pa lang sa pananalita natin. Yun pa lang sa pagtrato natin. Yun pa lang sa pag-Facebook, pagtawag, pagtatrabaho, pagiging magulang, pagiging anak, pagiging kamag-anak. Nakikilala ba ng ibang tao na, nagsisimba pala ito? Naniniwala pala ito sa Diyos? Ganito pala kabuti ang pinaniniwalaan niyang Diyos? Alam niyo po, malaking hamon yan, ano? Kasi minsan, parang ang tingin natin sa sarili natin, pagkatapos natin magsimba, ang taas-taas. Tayo pa unang magmamaliit. Ay, hindi ka kasi nagsimba. Tamad ka kasi. Wala kang sikap. Hindi ka pinagpala. Hindi man natin sabihin ng diretso yung mga salitang yan. Minsan, yung mga ginagawa natin, yan ang ipinaparating. Ganda-ganda ng dasal sa loob ng simbahan. Pag sinabing humayo kayo't ipahayag ang mabuting balita, mas na ipapahayag pa ang paninira. Nangunguna pa sa chismisan. Nakakatanggap ng biyaya, una pang magtatanggi. Ginagawaran ng kapatawaran at bagong pagkakataon, mas matindi pang umaway sa kapwa. Marami po tayong mga ginagawa sa araw-araw na para bang kabaliktaran ng ating pananampalataya. At sa ating paggunita ng kapistahan ng mga apostol na ito, sana naman ay mapaalalahanan tayo na ang tunay na bunga ng pananampalataya ay ang mabago tayo tungo sa kabutihan. Tungo sa higit na kabanalan. At yung kabanalan, hindi lang yung dami ng dasal, yung dami ng debosyon. Ang tunay na kabanalan ay yung nakikita ng kapwa mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. At dun mo lang masasabi na ikaw ay tunay na sumunod sa Diyos, na ikaw ay tunay na naging saksi, na ikaw ay tunay na naging Kristiyanong sumunod sa Kanya. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana'y labanan natin ang tukso ng pagiging makasarili, ang tukso ng pagkilos na taliwas sa ating tinatanggap na pananampalataya at maging tunay na saksi, maging tagapagpadala ng kabutihan, katarungan, pagmamalasakit at pag-asa sa kapwa. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano tayo magiging tunay na saksi ng ating Kristiyan, ng ating pananampalatayang Kristiyanong tinatanggap lalong-lalo na sa simbahang ito, sa pakikiisa sa banal na misa. San Felipe at Santiago, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni na San Felipe at Santiago. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway magtamo ng kagalingan
sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay nagiging saksi sa kabutihan at pagmamalasakit ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. At ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan.
kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang buhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ibahayag natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sabagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa din
ay aking pag-aanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na ika-4 ng Mayo. Bukas po ito, araw ng Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago pang huling pagbabasbas, paalala lamang po na kapag tayo nasa loob at paligid ng simbahan, kinakailangan pa rin po ang maayos na pagsuot ng face mask. No, kaya siguraduhin pong natatakpan ang inyong mga face mask at ilong at bibig at hindi po tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? Patungo pa lang din tayo sa rurok ng tag-init bagamat may mga pag-ulan nang nagaganap. Ano po? Kaya huwag kakalimutan ng payong, magdala ng tubig, yung mga gamot na kailangan, dalhin, pamaypay. No? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni na San Felipe at Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo
para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.